What's up guys? This is Jobs and welcome back to my channel. And today's vlog is gagawin natin yung part 2 ng interior. And then after that is maging exterior naman tayo. So let's go! So, sisimulan muna natin ngayon dito sa head unit ng Ford Ranger wall track, pati yung steering wheel. So, as I've said, itong head unit natin guys is equipped siya ng Apple CarPlay and then ng Android Auto Preference. Dahil wala tayong Android device, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano mag-connect ng Apple CarPlay. So, first of all, meron kayong dalawang USB sockets dito. Yan. So, sasaksak nyo yung iPhone na cord nyo and then sa iPhone nyo. Then wait lang kayo ng ilang seconds. Then may lalabas sa screen nyo. Yan. So Apple CarPlay is connected. Continue, agree. So there you have it. Kita nyo naman guys, sobrang accurate nya. Sobrang dali nyang gamitin. At lalong lalo na sobrang convenient. Kasi meron na kayong navigation dito. Yung Waze, yung music nyo. Pwede rin Spotify dyan guys. Yan o. And then Telegram. Kung may mga messages kayo, babasahin ni Siri. And especially pwede kayong tumawag kahit nagmamaneho kayo. So, at ito pa pala guys, meron siyang Siri. Hi Siri. Hi there. See? So, pwede niya rin magamit si Siri. At, yun nga pala guys, sa steering wheel is pwede niya rin siya kontrolin through voice recognition. What's up Siri? Hi there. Diba? Sobrang high-tech niya. And sobrang accurate. So dito naman tayo ngayon sa steering wheel. So, this is our steering wheel. And ngayon guys, ituturo ko muna sa inyo yung mga buttons niya and functions. So dito tayo sa left side. Dito sa left side is yung cruise control, speed limiter, pag-adjust ng speed and then distance. And then dito sa right side is yung sa audio, pang volume, mute, pagsasagutin yung tawag, and then i-hang up, tsaka voice recognition. So, start natin siya ngayon sa speed limiter, guys. I-on natin siya. So, ayan, nag-color green na siya. Ibig sabihin is activated na siya. So, sinet lang natin siya sa 30 km per hour. And by the way, guys, pwede nyong i-adjust yung speed na gusto nyo. And then, afterwards, isusubukan naman natin yung cruise control and speed laning system. So, tapos na tayo sa speed limiter. Ngayon naman guys, punta tayo sa cruise control. So, pindutin nyo lang yung button niya and then katulad sa speed limiter, once na nag-green siya, dun lang siya ma-activate. So, once activated na siya guys, katulad niyan, pwede nyo yung i-set yung designated speed nyo. And then, yung speed laning system, makikita nyo yan, yung dalawang linya. So, it means naka-on na siya pero hindi pa siya activated kasi all black pa siya. So, antayin natin na mag-green siya para malaman na activated siya. And by the way guys, pag nga pala naka-green na siya, pag activated na siya, is hindi kayo makakaliko, not unless gagamit kayo ng signal light kasi yun yung nakaset sa system niya. So, tapos na tayo sa speed limiter, cruise control, and speed laning system. Ngayon naman, punta na tayo sa exterior. So, this is the front exterior of the 2017 Ford Ranger Wildtrak 3.2 Pride Orange. So, you can see guys, sobrang ganda ng pagka two-tone color niya. And then, dito sa front bumpers is meron tayong halogen fog lamps with 4 parking sensors or parking assist. And as you can see, the design of the grills and then yung goma niya sa ilalim was designed para panghawi ng tubig at hindi pumunta sa makina natin. And meron din siyang projector type of headlights.
with halogen bulb and also a daytime running lights. Under the hood is a 3.2-liter turbocharged diesel common rail injection, max power of 200 horsepower at 3,000 RPM, max torque of 470 Nm at 1,750 to 2,750 RPM, and 5 inline pistons with 6-speed automatic transmission with sports mode, and the fuel economy niya sa highway is 11 and city driving is 8.7. So not bad for a 200 horsepower 3.2-liter pickup truck. Tipid na rin siya, guys. Tires is 265x60, rim 18 with Bridgestone Dubular tires. Ground clearance is 232mm and wading depth na 800mm. And also, the fuel tank capacity is 80 liters diesel. And as you can see, sa rear bumpers niya is meron siyang 4 parking sensors or parking assist. And dito sa sports bar niya is meron siyang LED light and third brake light. The trunk payload is up to 1,300 kilograms and yung sukat ng bed natin is 1,549 millimeters long and 1,560 millimeters wide. And also, this pickup truck has a rear backup cam. Alright, I guess I've told you everything about the interior and exterior of the 2017 Ford Ranger Wildtrak 4x4. And bago tayo matapos, guys, shoutout nga pala kay Roxanne Grace, kay Annie, kay Jobs Loyola, kay Otan, kay Dennis, kay Rocky, kay Meng, and sa inaanak ko si Aart, and then kay Chabalaba Ding Dong. Ding Dong! If you have any further questions and suggestions, please leave it on the comment section down below. And if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe, and follow my IG account. Again, thank you so much for your support and God bless us all. Babush!